Hey, what's up? Welcome back here on my YouTube channel. This is Coach J. Gregorio. I'm so excited right now dahil sa video na to, isha-share ko sa iyo yung alternative on ClickFunnels. Okay? Kung ikaw is ClickFunnels user ka, pan na pan ka ni ClickFunnels, walang problema. And kung iniisip mo naman na medyo costly si ClickFunnels, Coach J, kaya hindi ko siya magamit, I decided to create this video para ishare sa iyo yung tool na na-discover ko na medyo similar pagdating sa ClickFunnels. You are excited, huwag mong kalimutan na i-like yung video na to para ma-notify kita sa mga bago pang videos na i-upload here on my YouTube channel. Huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button. So, let's do this. Okay, so nandito na tayo ngayon sa desktop. Ang puntahan mo lang is jgregorio.com/systeme.io. So, yun yung tool na isha-share ko sa iyo. And ilalagay ko rin yung link sa ibaba ng video na to sa description and sa comment section. Ipipin ko yung link to create your account. And mamaya, at the end of our training, isha-share ko sa iyo yung demo na gagawin natin dahil pwede kong ishare sa iyo yung tinatawag na funnels na ide-demo natin, okay? Para i-import mo na lang siya, ma-test mo rin siya on your account. So right now, nakalagin ako sa website. So right now, nakalagin ako sa account ko. Makikita mo, wala pang ka-data-data dito kasi brand new ko lang to na discover, bagong-bago lang. And I believe na sobrang makakatulong din to sa business na meron ka. Okay? So mapipansin mo dito, similar siya sa ClickFunnels, pero medyo user-friendly siya. And konting-konti lang yung mga kailangan mong i-clicks, ganyan. So, good din siya. Okay? So, bago tayo pumunta dun sa step-by-step na demo and walkthrough, ano ba itong Systeme.io? Okay? Puntahan natin yung Systeme.io website. Pakita ko muna sa'yo, ano ba yung Systeme.io, Coach J? Page builder. Parang similar nga siya talaga sa ClickFunnels. So, mga sales funnel creator, pwedeng-pwede sa'yo yung Systeme.io. Okay? So, makikita mo dito, ayan, yung mga details about Systeme.io and then i-check natin tong pricing. Napaka-importante na ito. Okay, etong maganda. Magagamit mo yung Systeme.io for free nang hindi mo kailangan bayaran. So, $0 per month. Ibig sabihin, eto yung mga kailangan mo. Okay, papakita ko dito. Ang contacts, okay, is 2,000. Ibig sabihin, 2,000 email subscribers yung pwede mong mailagay sa Systeme.io. Okay? So, mag-focus lang tayo dito sa free and then dito sa unlimited. And then, sales funnel, ito may limitation. Hanggang tatlong sales funnel lang. Ang sales funnel, ibig sabihin, example, meron kong webinar funnel, sales pa, e-commerce funnel. Okay? So, enough na yung tatlo. Ito naman yung mga steps na tinatawag. Opt-in page, confirmation, sales video, included dito yon. And bawat sales funnel, merong 3 pages, enough na to. Yung pre. Okay, ito mga blogs, blog posts, courses, students, then yung mga additional pa. Okay. And then dito naman sa unlimited, ito naman yung plan ni ClickFunnels. Okay, contacts, okay, 97 per month, dollars, so ibig sabihin mga 5,000 pesos per month. So right now, ang gawin natin, balik tayo dun sa account ko, login tayo. So ito yung unang-unang makikita mo, guys. So okay, fresh talaga, walang content. Alright, explore natin. Dito is the dashboard. Meron din siyang affiliate dashboard. So, pag may account ka, pwede kang mag-affiliate dito sa Systeme.io. Tapos, ayan, marketplace. Check natin itong marketplace. Alright, so sa marketplace, meron ditong mga, okay, mga offers, no? So, I think mga courses to. May mga system, may mga done-for-you funnels, mga courses. Nice, meron siya sariling marketplace. Alright, contacts. Okay. Okay, so contacts, parang ano siya, CRM, nandito. Alright, pwede kang mag-import ng contact. Ayan, may instructions naman, naka-CSV. Okay, tags. Funnels. Ayan, meron akong ginawa dito, test. Ayan, OBS test lang. Pero may gagawa pa tayo ng another test. So, dahil tatlo naman sa account, diba? So, delete mo na lang kung hindi mo na kailangan yung tenest mo na funnel. So, gamitin mo na lang kung meron kang funnel na ilo-launch. Emails. Ayan, campaign. Check natin to. Alright, so simpleng-simple nga, pag gagawa ka ng campaign, kiklik mo yan. Then, stats. Okay, simple lang siya. Automation. Okay. I think yung automation, add rule. Okay, tag added. Nakita mo dun kanina sa contact, meron dun tagging. Panel step, subscribe. Okay. Enroll in course, new sale. So, pag ito, pwede kong i-select natin yung funnel. Then, action. So, sabihin natin nag-opt-in. Okay, action. Next, subscribe to campaign. Send an email. Okay,
send to webhook, send an email. Alright, choose an email. Nice. So, automation lang siya. Parang, ayun yung automation niya. Kung merong nag-subscribe, isusubscribe mo sa email list or papadala mo ng email, ganun siya nag-work. Dito sa automation workflows, ganun din. Check natin yung workflow. So, right now, product sales, physical product. So, ito yung mga, yung mga additional settings lang. Physical products, ibig sabihin, magkikreate ka ng product mo dito. Kung magsesell ka coupon, kung meron dito naman yung mga orders mo, yung mga transaction history, meron kang courses, course bundle, students mo. Okay? Sa setting, check natin yung setting. Okay, sa settings, dito pakita ko guys, sales funnel setting. Okay, tracking code, ibig sabihin, pwede kang maglagay dito ng pixel. Okay? Active campaign setting, ito naman yung integration sa mga email. Ayan, so yun yung third party email. Okay, affiliate, notification, mailing. Okay, check natin to. Ayan, alright. Okay. Custom domain. Okay, ito naman yung gusto mong mag-create ng domain sa sales funnel na gagawin mo. Ayan. Merong article dito, ipapalo mo lang to yung instructions nila. Ayan. So, parang step by step naman yung guide dito. Okay? So, all done. Ngayon, gawa tayo ng sales funnel. So, gagawa ako ng funnel. Kiklik ko itong create. And then, pipili ako dito. Ano ba yung goal mo? Build an audience, sell. Okay, so sabihin natin sell. Then, sales funnel. Okay. Demo. Dito, US dollar. Lagyan natin ng peso. So, order form. Then, thank you page. So, ibig sabihin, check out. Dahil sell nga. So, ibig sabihin, check out. Pipili tayo dito ng template. Okay. So, marami siyang template, guys. Pili tayo ng simpleng template lang. Okay. Sabihin natin, select natin tong ito. Alright. So, sa order form na. Ito yun ang checkout. Tapos, ito yung mga additional settings kung meron kang affiliate dun sa product na in-offer mo. Okay. So, okay. So, sabi dito, to create payment page, you need to connect one of the payment gateway. So, kailangan mong i-connect yung Stripe or a PayPal. So, connect with PayPal. Okay. Signature. So, basahin mo tong PayPal integration. So, kailangan mo muna siyang i-authenticate. Ayan. So, try natin kung ma-edit. Okay, and na-edit naman siya. Ayan. So, ito yung checkout, guys. Ayan. Okay. So, pwede mo siyang i-customize dito sa part na to. And pwede mo rin siyang i-delete kung di mo na kailangan. Okay. So, simple lang siya. Simpleng-simple lang. Okay. So, exit natin. Thank you page. Ayan. Ito yung confirmation naman na after magbayad, ganyan. Pero ang gusto kong pakita sa iyo yung typical na ginagawa talaga na opt-in, sales page, and confirmation. So, balik tayo sa funnels dahil meron pa namang extra funnels na magagawa tayo. Create again. Sabihin natin, pre-training funnel. So, i-custom na lang natin. And then, create step. Okay, step 1, opt-in. Okay, or yung capture page. Ayan. Opt-in page, squeeze page ang tawag doon. Ayan, squeeze page. Okay, so meron na tayong squeeze page. Pipili ka lang dito guys ng template na gagamitin mo. So, nasa sayo, pwede mo naman siya i-customize later on. Sabi natin, ebook. Okay? Or a pre-training, a pre-webinar. Kung ang lead magnet mo is pre-ebook, hanap ka dito ng babagay dun sa ebook. Okay, minakita ko dito. Ito, yung green. Select. Alright, so naka-import na. So, bago yon, create na tayong thank you page. Another one, create. Thank you page. Select. And opt-in thank you. Then, save. And then, pili ulit ng template. So, pili tayo ng template. I think ito. Bagay ito dun sa kaninang pinili natin. Pero ang dami dyang template na pwede mo naman i-customize. Select. And then, sa thank you page, maglalagay ako ng button doon, papunta doon sa sales page or sa email kung mag-email marketing ka. Create. Then, sales page. Type. Select mo lang itong sales page. Ayan. Then, save.
Okay. Then, step configuration, hanap ka ulit ng template. Kung ang sales page mo is simpleng video lang, pili ka na lang ng simpleng page na merong video. Let's see, ito. Pwede mo siyang i-preview bago mo siya i-select. So, ngayon, okay na siya. Naset ko na lahat. Okay? Auto-save naman lahat. Ayan. So, punta ulit tayo dito sa squeeze page. Madali lang siya gamitin, guys. Ako, pangalawang gamit ko pa lang to. Nag-login ako ng isang araw. And then, you know, pangalawang anong ka na to. Ine-explore ko pa ngayon. So, kung ikaw is bago ka pa lang talaga dito sa system.io, madali mo siyang matututunan. Opt-in page. Then, dito sa side, preview. Ayan, view funnel step. Pwede mo siyang i-duplicate. Ito naman yung change page template. Dito naman is yung edit. Edit page. And makikita mo, ito na yung ano, editor. Ayan, similar na similar talaga kay ClickFunnels. Okay, so ngayon, ito mga text yan na pwede mong palitan. Ayan, so ito naman is images na pwede mo rin palitan. Ayan, image file. Kita mo dito. So mag-upload ka lang ng sarili mo. Ayan, your image. Upload ka lang. Then, ma-update mo na tong image. Alright? Then, ito. Ayan, mga text lang to. Download your pre-report now. Okay? Gusto mong palitan. Okay? Sabi natin, edit natin. Okay? Pre-ebook. Okay? Okay? Ayan. Di ba? Then, ayan. Download your pre-ebook now. Okay. Ito, text lang din to guys, na-edit yan. Tapos, ito naman yung mga font style. Kung gusto mo palitan yung font style, try natin dito. Maghanap tayo. Custom font, okay? Website. Ayan. Pwede ka rin mag-upload ng custom font. Okay, height. Ito yung taas naman size. Okay. So, dito naman tayo. Ayan. First name. Alright. Then, email address. Yan, email. Nakalagay naman dito anong type ng field na yon. Placeholder, ito na-edit to. Then, get the ebook. Ayan. Papalitan natin, get the... Okay, palitan mo tong button. Download. Ayan. Diba? Alright, font style, ganun din. Meron ding background color. Pwede mong palitan yung color ng ebook. Gawin mong red. Nasa sayo yan. And then, So, dito sa baba, eto guys, hindi mo ito matatanggal. Ayan, powered by system.io. Nakalagay talaga siya. Matatanggal mo lang siya kung naka-paid version ka. Eto, privacy policy. Napapalitan naman yan. So, save change natin. Then, preview. Okay, ayan na. Eto na siya guys. This is a preview. Okay. Close lang natin ito. Simpleng-simple lang, diba? So, pag nag-opt-in siya dito, mapupunta siya dun sa next page. So, check natin itong settings. Ayan, Facebook event, meron ditong tinatawag na tracking code. Okay, edit header code. So, ibig sabihin pwede ka maglagay ng script dito. So, kung lead siya, ilalagay mo lang lead. Okay, kasi ang Facebook pixel naman, mailalagay mo yun sa settings yung pinakita ko sa'yo kanina. So, ayan. Okay, so additional settings lang to. Pag SEO, para pag share mo dyan sa ano, social image, sa Messenger or sa Facebook, lalabas yung image na lalagay mo dito, keyword, author, description, then title. Okay, so in title, syempre, dito sa settings, kailangan i-update mo yan. Ayan. Cut eto. And then, yung image. Okay, huwag mo kakalimutan yung kung i-share mo ring link na to sa social media, lalo na sa Messenger or a Facebook. Then, save settings. Okay, so, exit tayo. Punta tayo dun sa thank you page. Pero bago yon, i-check muna natin tong automation rule. Bago tayo magpunta sa thank you page. Sa automation rule, dito ka magseset ng rule. Okay? So sabi ko kasi kanina, page step submitted. Ibig sabihin, kapag merong nag-opt-in, anong gagawin mo? Add action, subscribe to campaign, or add, send email. Itatag muna natin. Okay? Choose a tag. Wala pa tayong tag na nagawa. So make sure na mag-create ka dito ng tag. Okay? Tagging para at least ma-identify mo or pwede mo siyang ilagay dun sa ano sa campaign, pwede mo siyang i-automate din. A/B test, optional lang naman to, split testing. Stats. All right, yung makikita mo dito yung opt-in, ilan yung nag-visit, conversion rate, sales, ito naman kapag sales video, okay, or sales page. So kung nagbe-meron kang checkout, dito mo makikita yan.
deadline, and option na lang naman to. Ayan, deadline page, leads. Okay? So, dito makikita yung mga lead na nag-o-opt-in. So, itetest natin mamaya yon. Okay? So, pag nagawa na natin tong thank you page. Okay? So, dito sa thank you page, i-click natin to, edit page. Okay? So, ito naman, thank you page, ganun din, drag and drop, i-edit mo lang yung mga kailangan mong tanggalin dyan. So, as is, kung iyan na yan, wala ka nang gagalawin, di ba? Pero, syempre, kung actual yan, babaguhin mo lahat ng details dyan. Then, save settings. Dito naman, kailangan kasi maglagay ka ng button. So, maglalagay ka ng button, ganito lang. Dito sa elements, hanapin mo yung button. Ito, bin natin dito sa baba. Or drag and drop natin yung button dito sa after nito. Ayan. So, papunta to sa sales page. Okay, to the next step. Okay? Click here. So, save natin. At least one email opt-in is required on this page. Okay, hindi siya ma-preview. Balik tayo dun sa okay, leave. Okay, sa opt-in. Then, itest mo na natin to. Okay, opt-in tayo. G. Gregorio, download ebook now. Test natin. Okay, so na-input ko na. So, let's see kung tama yung settings natin. Edit. Okay, after mag-opt-in. Ah, sorry. Dito, no redirection. So, to the next funnel. Ayan. So, save ko lang. Then, refresh natin to. G. Ayan. Ayan, nakita mo guys, nag-redirect siya. So, dito hindi natin na-save kanina. Pero, pwede natin yung i-save. So, exit tayo. Thank you page. Then, editor. So, maglagay ulit tayo ng button dito. Ayan. Okay. Then, papunta sa next step. Ayan. Next step. Save change. At least one email input is required on this page. Okay. Send po. Mali pala. Click here. Next step. Ayan. Di ba? Explore, explore lang. So, next step ang next step URL. Save change. Alright, then refresh. Then, ito na yung button. Pag kinilig ko ito, mapupunta tayo dun sa sales page. Ayan, ito na yung template kanina na sinelect natin. So, hindi pa natin siya na ko-customize. Marami ka pang i-word around dyan. Ko-customize mo pa. Okay na okay talaga itong system.io, I believe, as an alternative kung wala kang pang-funds pag gamit ng ClickFunnels. And sobrang bilis lang niyang gamitin. Ako nga, saglit ko lang siyang na-explore. And I believe, sobrang makakatulong din sa'yo talaga itong system.io. Okay, so, almost done. Nakapag-create na tayo ng 3 pages. Okay, kung babalik tayo dito sa unahan, preview natin. Ayan, from opt-in page, di ba? Tapos dito, thank you page, di ba? Pag nag-opt-in ako, and tingnan natin kung meron ng data dito sa leads. Ayun, 2 times ako nag-opt-in guys. Ayun, nakita mo. Ayan. So, ayan, stats. Ayan, 2 opt-ins, 200%. Kasi 2 times ako nag-opt-in. Okay, so ganun siya nag-work. And thank you page naman niya, ito yan. And then, ang sales page niya, ito yan. Ayan, so yung sales page, hindi pa natin na-edit. Pero kung i-edit mo siya, sales page, then edit. Ayan. So, ito siya. Ayan, mga text lang din to. Ito, images. Pwede mong palitan. Button. Video. Pwede kang mag-set dito ng URL lang. Lalagay mo lang yung URL, direct link or upload file. So, direct link. Kung Vimeo yan or YouTube, ilalagay mo lang naman dyan yung settings. Yung pinaka-link ng video. Tapos dito, kung meron kang checkout, dito mo na ililink. Okay? Kung meron kang additional pages pa, pwede kang mag- additional pa dito, i-leave lang natin. Okay? So, create step. Pwede ka pang mag-set dyan ng checkout. Pero, ang challenge dito, hindi sila nag-a-accept ng manual. Alam ko, Stripe and PayPal lang ang available. So, kung manual payment, not possible na magamit mo tong checkout system. Okay? Wala kasi silang yung tinatawag na manual, GCash, bank transfer, walang ganon. So, it requires talaga na may PayPal or Stripe ka. So, ang solution doon, manual payment talaga. Manual ka mag-accept ng payment.
Okay? Pero kung may Stripe ka or a PayPal, order form, ayan. So, ayun, pababa ko. Tapos, order confirmation. Pipili ka lang dito ulit ng template na kagaya ng ginawa natin kanina. Ayan. So, ang dami dito, mga template. Sa-select mo lang. Tapos, i-customize mo lang. And make sure na naka-integrate itong integration mo, PayPal or Stripe. Just follow the instructions lang na ibibigay sa'yo pag kinilig mo ito. So, para yun lang. Ito, another step ulit. So, confirmation na. And kung titingnan natin, ang bilis lang natin nagawa, saglit lang, and nakapag-launch na tayo ng simple opt-in page. Okay? So, magagamit mo to guys, as an alternative kung wala kang website, kung gusto mong gumawa ng bridge page na tinatawag, pwedeng-pwede to. Tapos, makikita mo, naka-ano yan, 155support.systeme.io, hindi mo own yung domain kasi nga, ano lang to, parang temporary domain lang yan. Pero kung ikaw gusto mong gamitin to, ito na yon. Ngayon kung gusto mong gumamit ng tinatawag na custom domain, okay, punta ka dito sa okay, settings, okay, sa editor, close lang natin, edit natin dito, okay, tapos dito sa settings niya, let's see kung meron ditong options. Okay. Alright. So, nandito. Page settings. Exit. Then, sa pinaka-settings mo. Ayan. So, kailangan mo munang i-activate dito para lumabas yon. Custom domain. Ayan. Right now, ito yung ginagamit natin. Diba? Default. Kailangan mo mag-add ng domain and then iyon ang iset mo as default para iyon na yung lalabas na domain. Okay? Yung instructions, nandito lang naman. Meron dito nakita ko na instructions sa... GoDaddy, meron din ditong Namecheap. Ayan, pinakamabilis na mag-register ng domain. Ito, Namecheap. Ito lang. Example, Namecheap. Ayan. Meron ka lang idadagdag na mga bibigay nilang ano, data. Parang ganito rin. Tawag dito, domain ano yata, mapping. Sa ClickFunnels, ganito rin ginagawa ko before. Ayan. So, yung details, ito naman, host and value. Ayan. So, follow mo lang yung, ano, yung instructions guide na nandito mismo. So this is a alternative tool na kung saan magagamit mo kahit wala kang ClickFunnels account. But the challenge is kapag free, meron talagang limitation. So accept natin yun na hindi pwedeng lahat ng functionality and features magagamit mo kasi nga free lang. Diba? So i-maximize mo kung ano yung free plans na meron dito sa Systeme.io. Ngayon, if you're looking for a tool na talagang kompleto, nandun na lahat, from a sales funnel, having a website, membership, email marketing, CRM, e-commerce, and affiliate system and total control sa business mo talaga, I suggest na puntahan mo yung negosyotoolkit.com. Dito sa negosyotoolkit.com, makikita mo naman kung para saan ba yung tool na to. And I believe, kung nakita mo na to before, explore mo, may video din dito na demonstration. So, ako mismo yung creator and founder ng tool na to. And I believe, no, makakatulong din to sa'yo kung talagang naghahanap ka ng tool na talagang nandun na lahat. Okay? From email marketing, ayun nga, sales funnel, affiliate system, membership site. Dati, I'm using a ClickFunnels, but meron lang talagang limitation ako na kinulang. Kasi nga, nandun na sa growing and scaling yung business. So, ma-experience mo din yon. So, sa pricing naman, hindi naman nagkakalayo sa pricing ni ClickFunnels. Okay, or yung tinatawag na unlimited account ni Systeme.io, sa kanila monthly, $97 per month. So that means $5,000 per month. But dito sa Negosyo Toolkit, ang laki ng masisave mo. Okay, $14,970 annual subscription na yon. So kung magma-monthly ka, medyo mataas. Dito naman sa pros, every 6 months, okay na okay din yung pro. Okay? But I suggest go ka na dito sa Ultimate dahil sobrang sulit at sobrang makakatipid ka talaga dahil nandiyan na. And bukod dun sa tools, napaka-importante din talaga ng mentoring. And bukod dun sa tools, nandiyan na, di ba? Ano man yung gamitin mo, ClickFunnels, Systeme.io, Negosyo Toolkit, pero napaka-importante yung tinatawag na support or mentoring. Okay? Sino ba yung mag-guide sa'yo along the process, along the way, kung paano mai-implement yung business mo? Okay? So, one of the bonuses na ibinibigay ko dito is yung unlimited support sa akin, personally, and my team dito sa Negosyo Toolkit na along the way, i-guide kita ano ba yung mga dapat mong gawin, paano mo ma-implement sa business mo yan. So, ibibigay ko yun sa'yo once you avail the Negosyo Toolkit or 1 year
plan, okay? Or anything plan na makita mo dito sa Negosyo Toolkit if you are ready na talaga dito sa Negosyo Toolkit. Go to negosyotoolkit.com if you want to learn more, and kung meron ka mga questions, let us know on the comment section below. I hope na marami kang natutunan dito sa ating short video, and yung link ng Systeme.io, by the way guys, ilalagay ko yung link sa ibaba ng video na to, pati yung share link ng ginawa natin kaninang demo, yung opt-in page, thank you page, sales page, pero nandun din naman yung demo, diba? Pipili ka na lang ng template, pero ilalagay ko na rin yung share a link ng funnels para mai-import mo yon sa sarili mong Systeme.io account. So go ahead, create your free account on Systeme.io, and if you want to scale your business, okay, go to negosyotoolkit.com. So once again, this is Coach J. Gregorio. Thank you so much for watching this video. Make today a better than yesterday. Keep safe always, and I will see you on the next one. God bless.